Hi mga ka-Charis! Welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog is mag-iikot tayo here sa Singapore. Pero yung twist is yung mga pupuntahan natin is yung mga hindi ko pa napupuntahan ever before Singapore. Or kung napuntahan ko na siya before, mayroon something new sa place na yon. And then right now is nandito kami sa Fort Canning Tunnel. Dito sa may Dobby area sa Singapore. So medyo malapit lang siya sa amin, like parang nagdalawang train lang kami and then few. Pero right now is since nandito kami, medyo may pila lang siya. So hindi na kami pipila, ano na lang, hindi na, may pila yung picture taking kasi. So papakita ko na lang yung, aakit na lang kami, hindi na kami pipila kasi parang feeling ko abutin kami ng isang oras para makapagpa-picture here. Kasi parang sabi nung kapatid ko, kailangan maaga ka here, like mga 7 a.m. as early as that. Eh, since hindi morning person ng lola niyo. And then, picture. Dadaan na lang tayo, tas yun na. Yun na. So, imagine nyo guys, ang time na is 10:30. So, yung pila is medyo mahaba na. So, papakita ko sa inyo. So, let's go guys. Samahan nyo ako sa tour ko the entire day. Okay, so here yung tunnel. Ayan. So, right now is super daming tao na. So, we're gonna say excuse na lang. And then, we're gonna go up here. So, medyo mahaba na yung pila na, guys. Kaya, feeling ko mga 1 hour. Hindi kaya ng powers ko pumila ng 1 hour. So, we're just gonna go up. And from there, we're gonna ikot-ikot na lang sa taas. So, yeah. So, yun yung pila na. So, ito, guys, yung pinababaliwan ng my chart. Ito yung one of the tourist attractions. So, madaming estudyante kasi bakasyon here. Ayan. So, kung makikita nyo, guys, ayan yung area. So, we're gonna go up na lang. Hindi na kami mag-picture. Kasi, ang daming tao. At the same time, I just wanna, ayoko mag-waste ng time sa pila. Kasi, ang daming pang gustong puntahan. So, we're gonna say excuse na lang. And then, tour sa taas. Ayan. So, we're gonna go na. Before, hindi na pa-picture. Ayan. So, ganyan lang siya, guys. So, ganyan lang yung paakyat niya. So, ayan. So, ito yung famous spot na tunnel. Ayan. So, yun siya, guys. Diba? Sobrang daming tao. Ayan yung famous tunnel spot picture here. As much as I want to, kaya lang ayok. Talagang pumila. So, mag-tour na lang kami dito sa taas. Or mag-ganap na lang ng spot na pwedeng pag picturean. So, yan. Yun lang, guys. So, ayan siya. Fort Canning Park. Gagi. Hiningal ako pakitakbo-sakba. Kasi nakakahiya. Kasi nga nakapila sila. And then, dumaan lang kami. Something na. Pak, excuse me pa. So, nag-atribida lang kami sa pila. So, medyo mataas yung magdan. So, hiningal ako. Ayan. So, ito guys yung Fort Canning Park. Ayan. So, malaking park siya. Ayan. So, nandito kami right now. So, yan yung tunnel part niya. Ayan. And then, yeah, gives you some idea on what is Fort Canning. Ayan. So, maganda yung park niya, guys. So, kung gusto niya lang mag, mag-walk-walk, like, nakakita ko na hagdan ba? Hinihingal na naman ako. So guys, ito na lang kami aaraw. Maghanap na lang ako ng picture spot na feeling ko okay na itong hagdan eh. So, we're gonna take photos na lang here. Kasi ayoko talagang pumila. So, yun guys, kung gusto nyo pumunta dito, I'll suggest na as early as 6 or 7 a.m. para wala pang people masyado. So, para kayo unang-una sa first line. Pero may MRT na naman nun, no? So, may MRT naman na nun. So, pwede na kayo mag-compute by that time. So, yun lang, guys. Mag-stay muna kami here for a while. Then, gonna take pictures. Then, go kami sa another place. So, keep watching the vlog! So, guys, we're gonna take photos here. So, take photos na lang instead of the time. Mamaya. So, antayin nyo lang mawala yung mga persons sa background nyo para makapag-photo kayo.
Tingnan namin, picture, picture. Ito yung medyo paikot ng park. So, wala na akong planong umikot ng todo dun sa park. Pero yeah, it's maganda here. Like, tingnan nyo yung background though. Maganda mag-picture here kasi it's a park. It's a green and a blue scenario. So, super good ang picture niya. So, dito lang kami sa Bungad. Kasi marami pa akong gustong puntahan nga. So, we're gonna just not roam around. So, if marami kayong time here in Singapore, you should visit this park as well. So, if you want to take a rest or something, you can do it here. So, if you gusto nyo rin pumunta ng tunnel, pwede rin kayo mag-jogging sa morning here. So, after nyo mag-picture sa tunnel, you can jog around. So, yun. So, hinihingal ako. Kasi, hindi na ako sanay umakit ng hagdan. Guys, ito lang inakit kong hagdan, no? Ayan lang. Ayan lang yung inakit kong hagdan. Pero hingal na ako. So, hindi ata naglalakad ang lola ko. So, yun lang, guys. So, let's go to another location here in Singapore. So guys, kung after nyo mag Fort Canning Park or Tunnel, pwede rin kayo pumunta here sa National Museum kasi magkatabi lang sila. So parang walk ka lang ng konti and then andito ka na. So yun lang, dumaan lang din kami para makita yung ano, yung labas ng museum. But we're not going inside as well kasi it will take us time as well na mag-ikot around. So if you have a lot of time, I suggest na mag roam around din kayo here sa museum or explore nyo yung museum ng Singapore. So I think it's a good place then to visit and know more about Singapore, diba? So, yun lang guys. So, let's go to our next destination. Keep watching the vlog guys. Tara! So guys, yan yung National Museum. So, mayroon siya mga cute stuff here, colorful. So, pwede kayo mag-picture here kasi pag maganda yung panahon guys, ang ganda ng picture. O, tingnan nyo, diba? Lang. Although, medyo construction lang yung background. Pero hanap lang kayong tamang angle. Like this one, oh, diba? So cute. Ang daming pwedeng mag-play din yung kung may kids kayong dala. So pwede siya mag-play here. So yun lang yung here sa National Museum. Guys, magmimaryenda muna tayo. It's been a long day walking. So after namin mag-museum kanina, nag-mall na lang din kami. So kaya hindi na ako nasyado ng pag-vlog kasi more on malling and lunch lang naman siya. So right now, this is the highlight of our day. Kukopi kami here sa Bad Chaco. So dito siya sa may orchard. So we're gonna try it. It's sobrang aesthetic mo. Sobrang aesthetic yung place. So titignan natin kung papabayad natin ang Starbucks. So yeah, let's go guys. Samahan niyo ako mag-copy here. Tikman natin yung coffee and yung food nila. Let's go. So yun yung menu nila. So we're gonna try their food. Plus, their place is so good, so I'll show it to you later, guys. So, yun na siya pagpasok mo na. Ang daming coffee. Coffee everywhere. And everywhere. So, we're gonna order. We're so saucy today because we're gonna go here at Bachak Coffee. So, yung menu niya is hindi ko alam kung paano. So, we'll see kung anong orderin natin. Kita nung orderin mo. So, siya ay mag-hot choco. And almond croissant. So, yun yung order niya. So, hindi yung ano, diba? Ganda ko here. Char! So, we're gonna think kung ano mo orderin natin later. So, I hope masarap yung order ko. In fairness sa ilaw here, sobrang saucy. Ang ganda ng ilaw dito, girl. Ang ganda ng ilaw dito, be. Grabe. Pag nata mo yung vlog ko. Pistachio croissant. Saka salted caramel. Ah, parang masarap yung salted caramel croissant. So, feeling ko mag-salted caramel croissant. So, let's see. So, we're gonna order muna, guys. So, guys, tinatanong yung kapatid ko kung bakit ang dami nito. So, sabi niya, puro copy daw to. So, may thesis pala dito. Hindi naman ako na-inform. Kailangan mo palang mag
my book of coffee here. So this is Marvelous Moroccan Mocha. Oh, this is, I think it's coffee nga. Oh no, it's a book about stuff. So if you like to read, I think this is a good read while you are waiting for the drinks or your order. So, ganda ng vibes here. Grabe, ang ganda ng coloring here. Tingnan niyo yung ano, yung background ko na blue something. Super good siya. And yung ilaw here, guys. Pakak. Tingnan niyo. Ganda talaga, girl. So, yung price range ng coffee here. Kung a la carte is ang mahal ba? So, shit. So, yung mga croissant naman, nasa $8. Yung presyo niya, Singapore dollar. So, SGD. So, yun. So, merong gourmet. Hirap umorder, guys. Hirap pa siya, hen. Ang hirap magpaka... Ang hirap magpaka-norma. Ang hirap pag-ano lang. Ha? So, wait lang, guys. I'll order talaga. Guys, ang funny nung kapatid ko. Gusto ko lang naman magkape. Pero, alam mo, ito yung listahan ng ordering, guys. So, mamimili ka kung anong klaseng kape yung gusto. Super daming coffee. So much though. Ang dami be. Libro talaga. Ay, ang dami. Hindi ako maka-order be. Ang hirap. So guys, ito yung mga croissant nila. So kailangan ko ng picture. So this is Kyoya croissant. So may butter croissant. Kyoya croissant. And then, ito yung gusto ko, salted caramel. And then meron din raspberry. Chocolate, coffee, pistachio, and almond. So, mukhang masarap lahat. And then, ito yung... So, guys, umu-order na kami. Dahil mahirap. Dahil mahirap umu-order. Siya na lang po yung pa-order ko. Date for today, my pretty sister, kasi she pays everything. So yung in order namin is this one is salted caramel, and then the other one is yung chocolate something, and then chocolate croissant, and then this one is the almond and the pistachio. Then yung choco drink niya. And then this one is, ang hirap i-pronounce. So, isusulat ko na lang kung ano siya, be. Basta yun na siya. Ang hirap talaga. So, again, welcome to El Bacha. So, yung in-order ko naman ay mapagpanggap tayo for today. Ano nga to, be? Caramello coffee. So, nag-iced ako kasi feeling ko talaga ay hindi ko siya kayang inumin ng kanta. So, we're gonna chimpa everything. Anong masasabi mo sa pistachio? Okay lang. Pangit ka banding ba? Rate mo na lang. Okay lang. Hindi siya masarap.
Parang walang special. Okay. Funny. So guys, we're gonna try our food. So wala na akong microphone. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako. Dahil wala na akong microphone labas na siya. I hope narinig niyo ako guys. Kasi hindi ko naririnig. So we're gonna try the coffee. Look at the store. Pero bigay isang bongga ng store na ito. Matcha So guys, wala nang microphone. Hindi ko alam kung narinig niyo ako, but we'll see. Parin ang straw. Ten over ten ang aesthetics. Pero ang food, hindi ko alam. Grabe, ang ganda ng ambiance. Ganda ng vibes. So tayo ay naka-black coffee with syrup lang siya. Pero lasa ko yung caramelly something. Can you ask for me? Ay, may ganito siya. Pero baka hindi matunaw, no? Peso ba? Hingin na lang kayo niyan. Ang milk na lang. Mean niya, no? Super caramel lang niya, pero kailangan ko ng milk. Ay, ba't nasa ilalim na? Guys, kailangan kong tiplan to. Hindi masaya. Pero masarap yung coffee niya. Hindi ko lang siya kayang inumin na as is. So, maganda yung pagkakablend ng coffee at saka nung caramel. Hindi siya ganun ka-strong yung lasa niya. Pero yung masarap siya. Hindi lang talaga ako fan ng pure black at saka walang mint na coffee. Pero it's good. Yung nagbe-blend, hindi ko siya ma-describe kasi parang nagbe-blend yung lasa ng caramel at saka nung it's a good stuff. Pati ko lang siya kaya inamin ng asas. Siguro dapat naghatak, I guess. Para natunaw yung mga bagay dito. Kasi hindi nag-mix yung syrup dun sa pagka-ice niya. So I think it's a factor na dapat hindi na lang niya ako tinanong na hot. Kasi naka-mindset na ako ng hot eh. Pero tinanong niya ako kung hot. So nagbago na isip ko. Ano ka pa naman? More ice coffee ka. Yeah, kasi kung ice coffee person ka, for sure mag-ice ka. Kaya lang hindi siya nag-blend. So I think I need a milk or something to make it up. Pero it's good. It's good yung lasa. Hindi ko lang siya kayang inumin na for so long ngayon lang. But it's good. So it's caramel, guys. It's caramel. Nothing goes wrong with caramel. So we're gonna taste the food now. So we're gonna try this pistachio. Pistachio pa. Mas angat akong order nito. Try natin yung pistachio. Tingnan nyo guys, yung loob. Marami naman siyang laman sa loob. Super. May something sa inside. So we're gonna try it. What's the lasa inside? Hi guys, sana narinig nyo ako. Kasi battery na masarap yung pagkakakrosan ko in fairness naman. Yung flavor, hindi ganun kasi ito. Hindi ka masyadong malasahan yung pista. We're gonna try the other salted caramel to girl, no? Hindi pa lang. That's almond croissant. Ay, that's pistachio. Ay, ito salted caramel. Pero hindi lang ganun kalasa yung
yung flavor. Pero yung croissant niya masarap. As in croissant. Super buttery yung croissant niya. But the flavor, parang hindi na siya ganun kalasa. And then let's taste the last one, which is the chocolate. Nakain na kasi nung kapatid ko yung alma. Natira na kailan. Hindi niya ako tinira. So hindi ko na matitigman. So yun. So itong chocolate naman. Chocolate na. Sarap. Sobrang lasa mo yung chocolate niya. Yung nabiburn niya yung pagka-chocolate. Hindi siya ganun katami sa chocolate. Parang yung dark chocolate. Tapos nabiblend yung lasa niya dun sa croissant. Kaya hindi siya ganun katami. So the croissant for me is good na 8 over 10. Kasi masarap yung mga flavors niya. Kahit hindi siya ganun ka-strong na flavor. But still, sobrang lasa na siya. Sobrang good no? Mga croissant niya. So we're gonna try the... Oh, yung masarap. Wait lang, makapagtalo lang sa kapatid ko din. Tinikman niya yung coffee. So sabi ko, masarap naman siya. Hindi ko lang kaya inumin. Masarap. Tapos yung ininom niya, masarap na. Yeah, it's good talaga. Kasi it's a caramel. Nabibring out yung... Nabiblend yung caramel at saka yung coffee. Which is freaking good. But yun, parang I prepare na my milk or something. Anyway, the best chocolate. It's not chocolate. Let's gonna try. Ano yung lasa? So, feeling ko, wala talagang milk sa lugar na to. Ah, may milk na to. So, meron kasi guys na may muling. So, meron dito parang ganito. Parang siyang vanilla. Hindi siya vanilla, girl. Hindi ko alam kung ano, pero hindi siya vanilla. Wala siyang lasa. Ikaw yung nagsabi kanina yung vanilla. Baka whipped cream lang. Pero baka whipped cream lang. Hindi siya lasang vanilla. So, i-try natin na meron. Huwag na pala natin. Inumin ko na lang. Baka kasi ma... Pero okay na siya yung asis. Pero okay siya nung asis. Last siyang, ano siya, parang purong kokwa. Pero hindi super pait na kokwa. So, it's a good kind of kokwa. Eh, mahilig ka sa chocolate, I think okay din siya. Kasi hindi siya super paed, hindi siya ano, pero super good naman yung lasa niya. Kaya kung hanggang ito kalapit sa inyo guys, kasi wala akong microphone. Hindi ko dala yung microphone, kasi dami kong microphone. No, but pa yung dala. Ang galing. Ang talino talaga, girl. Ang talino mo. So, masarap to. Palitin lang kaya kami nang inumin ng kapatid. Kasi ito kayo inumin. Sobrang amoy mo yung pagka-chocolate mo. It's a good one. It's a good drink. Sa'yo. Hindi siya mapait na super sakto lang. Super chocolate. Nagkakay natin ng caramel. So good siya guys. So guys, connecto kayo sa may Orchard. Tama ba? Orchard. Ion Orchard. So connecto kayo sa may Ion Orchard. Kaya itong badge ako. Medyo pricey, but if you're looking for an aesthetics coffee place, so I'll suggest this one. Kasi sobrang ganda talaga ng vibe niya. Lalo na kung super coffee lover. Super, may enjoy mo yung vibe niya. And then, everything is Sims coffee. Everything is about coffee here. So, super good. So for me, yung place is super ganda. Like 10 over 10. Super, ano, aesthetic din niya. Kung hindi kayo mag-take ng photos or something, so must try nyo here. Pero yung food for me, hindi ko alam kung dahil hindi namin iba yung food. Dahil lang sa food try namin. So based sa mga food try namin, mga croissant, I think it's an 8 over 10. Kasi super good din naman ang croissant. Hindi nga lang nabibreak out yung flavor ng croissant. But it's a good kind of croissant. So we're gonna continue eating muna guys.
So guys, we're gonna try this one. Sobrang hirap ito. Hindi ko alam paano i-pronounce yung pangalan niya, but we're gonna try it. So it's a bread na may fillings inside. Sana ako may fillings. Yan, hirap ang hirap. Parang siyang graham na ano. Hindi ko alam kung paano niwa. Sweet. Gano'n chop, chop, chop. Kasi kailangan mo siyang tikman na pleto. Chop. Para ano, malasahan mo lang. So we're gonna try it. Coffee to. Tiramisu ata, may tiramisu. Hazel. Tiramisu. Ah, tiramisu ba yung tiramisu flavor? Ah, tiramisu na may tinapay, na may hazel nut. Yung may pagka-coffee siya. Pero in fairness, masarap yung lasa niya. Good siya. Hindi siya ganun katamis. Kung mahilig ko sa katamis sa dessert, huwag to. Hindi dito. Yung mga food nila dito, sakto lang. Hindi super tamis, hindi sobrang walang lasa. Middle lang talaga. As in, na, sakto talaga. Walang sobra, walang kulang. As in. So, pili ko, kung hindi ko sa matamis, makukulangan ko sa matamis. But it's still good. Hindi nga lang siya ganun kasarap. Parang mga 8 over 10 lang siya. Kasi hindi siya super lasa. Parang may ilalasa pa siya. Parang ganun yung pili ko sa kanya. Pero it's good na pa. Guys, nilagyan ko ng sugar. Fairness, okay yung lasa niya. Kaya ko na siya inumin. Hindi na siya ganun ka... Hindi na siya ganun ka coffee. Pero coffee pa rin siya. Ang hirap i-describe. Ano yun? Lasa niya. Pero it's good na. Kasi nilagay ko na rin halos lahat naman. Yung syrup. So, nakaubos ko yung syrup. Hindi ko mas like more on caramel na siya. Kasi ligaw ko siya konti sugar. So, for me, nag-okay na yung lasa. I guess, pwede ko na siyang inumin na walang milk. Kaya siguro hindi uso yung milk dito kasi pwede na siya ng walang milk na madrip. So, yun lang guys. We're gonna eat muna. Nag-guess na bill kami guys. Sinong makatama siya magbabayad? Bill reveal. B. Oh, tama ako! Talo siya! Talo! Saan siya magbabayad? Kahit siya talaga magbabayad, pero panalo ko. I won't feel the bill. So, yun lang guys. I hope na-enjoy niyo yung vlog namin. If you wanna try it, then I'll suggest like mag-budid kayo kasi it's a good experience. Plus, it's an aesthetic coffee shop. So, good din ako sa drinks nila sa kayong coffee. So, for me, yung overall rate ko again is sa place is 10. But the food is around 7 to 8 pounds. For me, it's a good drink. Please try everything. Lalo yung coffee nila. So, kung coffee lover kayo, mahilig kayo mag-explore ng coffee. Like, for the coffee or sa different types ng coffee pa nila. Sobrang dami nilang bar ng coffee talaga. Kasi mag-umay kayo mag-taste. So, yun lang guys. I hope you like our videos. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. So, see you in the next vlog.